Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa rin sa mga abala sa ngayon na mga pag-iisip ko ano po ang mga magaganda na pwede natin ilagay sa loob na ating tahanan or kaya po sa ating po negosyo mga bossing. Ito po ang aking share sa inyo po mga bossing ko, huwag na huwag kang magpapawala nito dahil ito po ay napakaswerte. Ano po ba ang mga tamang paggamit po nito? Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko, ang kagaya ng lagi kong binabanggit itong ating asin. Pero syempre mga bossing ko, ang asin hindi basta ito ginagamit lang na ilalagay lang natin dyan or kaya kung ano man po yung saan nyo po siya isasabog. Yung mga dapat sa usapin po ng asin, alam nyo po kung paano po ito ginagamit. Unang-una mga bossing ko, bawal po ito na isabog sa harapan ng ating tahanan or isabog sa sahig. Ito po kagaya ng aking nabanggit, ito po ay natutunaw. Maaaring instead na ikaw'y swertihin, matutunaw po yan. Ang ibig sabihin niya, maaaring mauwi sa wala, maaaring mauwi sa abo, or kaya maaaring mauwi sa kamalasan mga bossing instead na ikaw ay swertihin. Marami po akong mga nasaksihan mga bossing ko na maling paggawa po nito at sila'y naiinis. Dati-dati, nakakabenta naman po sila. Pero nang mayroon siya napanood at mayroon nakapagsabi sa kanila na gawin po ito, yung kagaya nga po ng pagsasabog ng asin, unti-unti po mga bossing ko nawala ng customer at yun po mga bossing ko yung nauwi na, bankrupt. Hanggang nagsarado na sila mga bossing ko at yun din sa kanilang tahanan. Ngayon po mga bossing, malas po yan. Kaya kailangan mga bossing ko ilalagay lang natin ito sa isang bote na malinis at hindi po isasabog sa sahig. Pero kung ikaw ay nag-iisip ng mga negatibo at gagawa ka ng ganyan sa inyong kumpong kapwa, ay sa inyo rin po ang balik po niyan. Mas malas po yun. Kapag ikaw ay nakaisip na, ay, makagawa kayo ng ganito, magawa ito sa ganito kasi malas, para siya ay malasin. Ako, kung ano yung ginawa niyo po sa kapwa, yun din po ang balik po. Kaya kailangan, wag na po nating gagawin po yan. Ngayon, kung meron kayong nakita ng ganito, payuhan po natin ng tama na ilagay lamang ito sa isang malinis na lagayan para kayo ay swertihin. Saan po dapat inilalagay ang asin para maswerte? Minsan po kasi mga bossing kagaya po nun, sablay po yung gawa, iniisip nila, ay hindi naman tunay yan kasi mali po yung pagkakagawa. Pero kung tama ang pagkakagawa, swerte po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang asin ay isa sa mga pinaka-powerful na humihigop ng mga negatibong enerya. Kung lagi-lagi kami na malas, gamitan nyo po ito. Saan po ito dapat ilagay? Unang-una, napakaganda kung meron sa harapan ng inyong tahanan ng asin. Ang asin mga bossing ko, yan po ay para yung papasok pa lang sa loob ng inyong tahanan, nahigop na po niya. Kumbaga hindi ka na mamalasin pa kasi sa harapan pa lamang ninyo, meron na kayong asin. The best din po ito sa likod ng pintuan po ninyo mga bossing. Kumbaga pipili lang po kayo kung saan nyo gusto siyang ilagay mga bossing sa mga masuswerteng pwesto. Ang asin ay maganda rin po sa center table. Ngayon po mga bossing, kung ayaw nyo po dyan, mainam din po ang asin sa hapagkainan kung saan kayo ay nakain. Maganda, meron kayong ganyan. Yung kagaya ng binanggit ko, yung apat na kailangan meron kayo at huwag kayo magpapawala sa hapagkainan mga bossing. Unang-una mga bossing, asin, asukal, tubig, at ganoon din po mga bossing ko ang, ano pa ba isa doon? Asin, asukal, tubig, at saka bigas. Ay, Diyos ko po, magtika na nakalimutan ang bigas mga bossing. Yan po mga bossing, yung apat na yan huwag kayo magpapawala sa hapagkainan kung saan kayo nakain. Pero maganda sa center table ninyo, may mga barya. Sa center table nyo po ilalagay ang mga barya at hindi po ito pwede mga bossing ko sa hapagkainan kung saan kayo nakain. Huwag kayo maglalagay ng pera sa hapagkainan kasi yan po mga bossing, kahit gano'ng kadaming pera ang dumating po sa inyo, ubos po yan ng ubos, laging parang dumadaan lang sa inyo pong mga kamay. May mga dumarating na pagsubok, halimbawa po mga bossing, kayo po ay kakasahod lamang. Tapos ngayon mga bossing, biglang may dumating na sa bagay eh, hindi naman po natin ginusto, yung tipo na may karamdaman si nene, yung mga ganun mga bossing, na hindi naman natin ginusto yung karamdaman. Kumbaga may mga dumarating na negatibo na instead po na mabibili na ng pagkain, maiipon na po natin, may mga dumarating na kagastusan mga bossing. Kapag meron kang ganito mga bossing, nakokontra po niya yung mga negatibo. Kaya mas may na meron kang ganito. Ngayon pa mga bossing, maglagay ka rin po ng asin. Pamimili lang kayo kung saan nyo po gusto. Pero dito sa mga lugar na aking mababanggit, napakaswerte na meron kayong asin. Maglagay rin po kayo ng asin mga bossing ko sa ilalim ng inyong higaan. Kasi ang asin mga bossing ko ay pantaboy ng mga kamalasan. Ito pa mga bossing ko ay habang ikinagpapahinga, makakapagpahinga ka ng ayos. Kasi alam nyo po ba mga bossing ko, kapag ikinagpapahinga, yung diwa ninyo nagpapahinga, yan po mga bossing ko ay mas mabilis kang kakapitan ng negatibo.
yung mga bad spirit or kaya po mga bossing gumagamit ng kaliwa, mas mabilis tatalab sa inyo kasi nagpapahinga yung diwa po ninyo. Kaya mas may na meron kang asin mga bossing ko sa ilalim ng inyo pong higaan. Yan po yung mga pwesto na napaka the best na dapat ay meron po tayo mga bossing ko sa ating tahanan. Kaya pili lang po kayo dyan kung alin po dyan ang gusto po ninyo. Pero syempre mga bossing, huwag ka rin magpapawala sa inyo pong negosyo. The best na meron kang asin po dyan na malapit sa kaha o sa mismong negosyo po ninyo na meron pong asin po dyan. Kasi yan po mga bossing ko, para hindi ka malugi, lagi po kayong may malaking benta, hindi po kayo mamalasin. The best po ito mga bossing. Pwede rin naman maglagay ka ng kapranggot sa inyo pong bulsa mga bossing ko ng asin. Para saan ka man tutungo, kayo po isusundan ng swerte at hindi po kayo mamalasin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin, basta ang asin lang po natin, hindi pwede na natutunaw. Kapag natunaw na siya, nagme-melt na po siya, nagtutubig na, itapon nyo lamang po ito sa lababo, buksan ang inyo pong gripo hayang ito'y makaagos sa malayo. Linisan nyo pong mabuti mga bossing. Kapag malinis lang ating pong lalagyanan, pwede nyo muli itong salinan mga bossing ko ng asin. Ang asin mga bossing ko ay isa sa mga subok na napakaswerte. Kaya kung kayo po ay nag-iisip sa ngayon na mga simple mga pamamaraan para po tayo swertihin, the best po ang asin mga bossing. Nire-recommend ako po ang asin. Basta huwag nyo lang hahayaan na siya'y matutunaw, at kapag siya'y natunaw, natuyo pa po siya dito mga bossing, ako, marireverse ang mga magaganap. Instead na swerte, negatibo po yun. Pero yung ganito mga bossing ko na puting-puti po siya at hindi po siya nagtutubig, okay po yan. Ngayon po mga bossing, kapag tumigas na yung pinakaibabaw ng ating asin, okay lang po yan. Kasi tumitigas talaga po siya, pero ibabaw lang naman. Kasi anuhin nyo po siya ng kutsara, okay na po muli mga bossing ko yung asin. Malambot naman po ang pinakailalim. Huwag na huwag lamang matutunaw mga bossing. Ngayon po mga bossing, ko kayo po yung naniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, asya. Good luck po sa inyo po lahat.